Kada ganon ka? Kada ganon ka? Kada ganon? Saan lang yan? Mamanay mong kuhan? Mamanay mong destination? Guwanta na laman kayo. Mamanay mong destination? Ano mga doon yung una na katalabalito na nagsindawan. So mo ni ang kapaligiran ni Lola. Hello baby. Hello. Oh. Ato rabitan. Oh. Rabitan ni MM. Rabitan ni M. Ani ni dos. Rabitan ni dos. Baby dos. Hello. Divinos! Mali ang bukid ni Lula. Here. Ayan. So far guys, okay na kayo siya guys ang palibot kay compare sa unang panahon. Ay, panahon. Compare sa una guys nga when Baguio escaped when Baguio hits the bukid or when Baguio hits the Bohol, all the Boholanos guys are so panic at that time because of the pangyayari na ang daming mga bagay na nawasak, char, pati buhay at pati life ng nagmamahalan, charot. Ayan, so dahil sa bagyong Odette guys, daming napinsala, isa na doon ang mga kapaligiran, ayan, isa na doon ang mga niyog na sobrang daming kinitil na niyog, charot. Sobrang daming napipinsalang mga bagay o ari-arian na maaring makapagbago ng takbo ng buhay ng isang tao, charot, di ba? So isang buhay na kung saan hindi mo ma-explain yung sarili mo guys kung gusto mo pa bang bumangon or umiyak na lang sa tago. Ayan. So dahil dyan guys, maraming mga buhay na nasaktan, maraming mga buhay na nagkaroon ng haka-haka kung bakit nangyari yun sa kanilang buhay or kung bakit naranasan nila yung bagyong Odette na ganoon kalakas na hindi talaga nila ma-explain guys kung bakit yung bagyong yun ay pinakamalakas at ang daming napipinsalang mga bagay, no? Dahil for the first time in history guys na naranasan natin na nagkaroon ng bagyo na ganoon kalakas, no, na hindi man, di ba, sa dinami-dami ng bagyong dumating guys, yun pa yun talaga yung bagyo na ang daming lugar na nasaktan or ang daming lugar na napinsala, no? Isa na doon ang Leyte or yung mga lugar na kung saan nadaanan ng bagyo na sobrang wasak na wasak talaga guys, na karami ng winasak na tahanan, no? At isang bagyo na mapagtukso, no? Dahil tinukso niya lahat ng kapaligiran, no? Winasak niya lahat ng mga maaring ikinabubuhay ng tao. Isa na ng mga palayan, mga niyog, yung mga halaman, yung mga farm na maaring mapagkikitaan ng tao ay kanyang winasak at kinitil, no? Kaya hindi talaga natin maiwasan na guys. Hindi talaga natin alam ang panahon kung kailan siya magalit or kailan siya maaring pumipinsala, no? Dahil ayan guys, kita ko yung isang bunga na siya na yung nakita ko, yung isang karnaba or sour soup
ano ba yan sa taga sa English na ayan, isa na talaga guys ang ano, ang natira. Ayan na talaga guys. Oh, kahit binagyo na siya guys, kumakapit pa rin siya guys, no? Patuloy pa rin siyang kumakapit sa kanyang tahanan, no? At hindi siya, no, sabi niya guys na walang maaring makapagbubuwag sa tahanan ko kundi ako lang. Charot. 'Di ba? Ayan. So far guys, okay naman siya. Sabi niya na I'm okay. 'Di ba? So ayan guys. So napansin po natin guys na ano na ilang bagyong dumating guys, pero buhay pa rin ang halaman ni Lula, no? Ayan. So sabi kasi guys sa matatandang salita na walang makapagwawasak kundi ako lang. Sarot. Ayan, so according to Jonathan Livingstone Seagal na I shall return with you. Dili with to guys. Moto siya. If do you know guys the story of the bird kato si Jonathan Livingstone Seagal guys nga bisag unsaon niya o ganang kuan guys, no? Kato siya is kanang gigpriso man to siya. Adto nga time kay mura man to siya guys og halimbawa mura siya gigpriso og pinakadako kay nga temple guys nga na gusto siya mo-escape guys nga adto siya nga time guys nga nawulag bitaw siya yang ginikanan niya. After ato guys is kanang wala bitaw siya kaayo. He even don't know how to fly. It's because her wings is too weak to fly. Charot. No, so that's the time guys na nga he wants to try his best nga maka-fly siya, and then kana iya rang ganoon na guys nga I have to fly, I have to be strong, I have a courage to do, I have courage to fly. So moto guys nga ni fly siya guys, hanto siya ni fly siya, so moto siya guys. And then mo ni ang house ni Lula nga bisan pag sa dami-dami ng bagyong dumating guys, no, dumaan guys, no, hindi pa rin siya nabubuwag. Charot. Hindi pa rin siya na ano guys na nawi-weekend. Ayan, so ayan guys, so kahit na ang problema lang talaga dito guys is yung tubig kasi kanang kuan siya naapektuhan talaga yung tubig natin guys, yung dali ng ating tubig, di ba? Pag sa syudad tayo is dali ng ating trapiko guys, naapektuhan dito sa bukid guys, dali ng ating tubigan ay naapektuhan, no? Kaya ayan, kikita nyo ba guys, napapansin nyo pa guys yung ano, yung bundok doon sa pinakamarayo. Ayan, maganda na yung ano guys, no, yung pakiramdam ng kapaligiran, no, nakagiginhawa na sila guys ba, no? Wala na talagang ano guys, wala talagang bugso ng panahon o bugso ng bagyo na maaring dumating guys, kasi ang sarap-sarap na ng pakiramdam ng panahon guys. Ayan, so na siya guys. Baby, say some vlog. Hello baby. Hello. Hello. Come here. Come here. Ayan guys, so let's go to the app. And up. Ayan. So ito po yung ating kapaligiran guys. So natulog siya guys kasi nabilar siya kagabi guys na nagbantay sa labas.